Yung gamit pa lang dyan ko, nakalimutan ko. Hindi ko magana yun. Magana to. Teka. Hello, baka to pag dito gumana, retake tayo lahat. Yo, it's your boy Nick Boy back at it again here in Automatic Vlogs. Whoop, whoop. So, what is up sa inyo mga ma'am, sir? Andito ako ngayon sa Window Shop MC. Pasensya na medyo maingay ngayon mga ma'am, sir. Pero kasama natin si Becky Boy TV. Subscribe kayo sa kanya mga ma'am sir and syempre like, comment, subscribe, paputin niyo po ako ng 100,000 guys. And syempre si Jawo Motovlog mga ma'am sir, ang ating pinakatropa sa larangan ng pagmamotovlog. And ngayon nandito tayo sa Window Shop MC. May interviewin tayong sobrang sikat, sobrang pogi, sobrang hatak sa chicks netong hindi ako yun. Sobrang hatak sa chicks netong mga or sobrang hatak sa chicks netong motovlogger na to mga ma'am sir. Walang iba kundi si Motorcada. So yun mga ma'am sir, kung hindi nyo kilala si Motorcada, siya po yun ang pinaka-pogi, pinaka-malakas man chicks. Sino ba to? Hindi, 100,000 yan bro. Ay, ama, ganun po ba? Oh, pag interview ko pag nasa 100,000 ka na. Sino ka ba? Oh? Ganun po ba? Oo. Sorry guys. Ma'am sir, bawal po pala. Pasensya na. Tara na po. Uwi na po tayo. Asa na ba yung motor ko mga ma'am sir? Enchanté. Walang audio, joke lang. So, ayun, nag-start ako mag-vlog nung June 2019. So, almost one year na ako nag-vlog. And then, bakit ako nag-start mag-motovlogging? Kasi, unang-una, gusto ko lang i-record yung mga moments na i-ride ko sana, pero dumating ako sa point na ako yung tinaguri ang matapang na motovlogger. Kasi bukod sa nire-reveal ko yung mga price nung mga supplier shop, kasi marami talaga nagagalit sa akin ng mga businessman eh. Tapos sinasama ko rin yung mga may nabibila na ICC sticker, mga peking ganitong brand, mga peking nilalabas ko yan sa vlog ko lahat. Pero yung supplier shop niyan, nilalabas ko pa rin kahit isang lugar. Two times na raid yung pinagaanuan kong supplier shop kasi advance ako mag-isip. May peke silang binebenta at the same time, mga ganon. Kaya ako yung sinabihan nilang malakas daw na loob na motovlogger. Pero dinire-dire-diretso ko yun. So, nag-enjoy kasi ako habang ginagawa yon. At the same time, yun talaga yung ako.
Hindi ko na yan yung basta yung ako. Kanina nakikita nyo sa vlog, yung talaga ganun ako kakulit, ganun ako magsalita, ganun ako kaano, kaano, ka... kasi didong magbigay ng information para sa mga riders. Ayan. Ang dami ko sagot na, 2 minutes na. Inspiration sa pagmomoto vlog, una na-inspire ako sa mga ano, sa mga, teka lang, una na-inspire ako na magmoto vlog kasi unang-una gusto kong bumiyahe talaga. Tapos andun yung ano namin eh, nagtutour kami before. Tapos nani? Sabi ko, ba't din lang kaya ako bumili ng motor? Para yung motor na lang yung gagamitin ko pang tour o kaya pang ano. Doon na nag-start. Kasi bumili ko motor, yung pagkabili ko pa lang ng motor, blinag ko na siya. And then yung mga ano yung ginawa ko sa motor ko, blinag ko rin. Hindi pa ako moto vlogger noon. Inontent ko lang, binidyo ko lang. And then hindi ko naman expect na magkakaroon ng views yung setup ko dun sa click ko, yung naginagamit ko ngayon. Kaya ayun, yun yung nag-inspiration ko sa pag-motovlog, yung pagta-travel namin ng partner ko. Ayun, comment sa bashers and haters, isa lang masasabi ko, wala talaga akong ano eh, wala akong pakialam sa mga bashers and haters eh. Dumadating pa nga sa point na inano ko eh, meron akong death threat eh sa YouTube account ko sa mga comments. Dumadating nga mga 3 times or 4 times, 5 times, ganyan kadami death threats ko. Laman pa sa inyo, mag death threat lang kayo dyan. Basta ako nag-enjoy ako na makapag-share ng knowledge sa mga riders. And then sa mga supporters naman, una nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta. Siyempre, iba pa rin yung ano eh, may naniniwala. Mas marami, ang sa akin, mas maraming naniniwala, mas ipagpapatuloy ko yung pagbablog. Siyempre, kapag dumating na sa point na wala nang naniniwala, siyempre dun ka na manghihinaan ng loob. Pero hindi pa rin siya sign na maghihinto ka. Siguro kailangan mo lang magpahinga. Ayun, kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Tsaka kailangan mo lang enjoy in lahat para dumami yung supporters. Magkaroon man ng haters, bahala na sila. Kung maapektuhan ka, talo ka. Yun yung masasabi ko. Pag naapektuhan ka ng mga haters, talo ka. Tingnan nyo yung ano, yung mga ano, vloggers na madaming haters. Mas inaano nila, mas iniinis nila haters nila. Mas yung haters nila nagiging supporters nila kasi hindi nila nalalaman yung mga haters na pinapanood na nila patuloy-tuloy yung vlog na kinaiinisan nila. Yun lang naman yun eh. Kung ayaw mo manood ng video ko, edi fine, wala namang problema. Sa iba na lang kayo manood, ganun. Tips and tricks sa pagmumoto vlog, pag YouTube, unang-una, kailangan. Hindi, yung sub to sub X yun sa akin eh. Pero yun yung nasimula ko. Normal lahat nagsimula doon. Normal na lahat nagsimula doon. Pero may technique ako sa mga small YouTuber na gustong mag-gain ng maraming views. Una-una, yung pinaka idol nyo na motovlog or pinaka idol nyo na ano, may gusto kayong content, gayahin nyo yun. Kasi uso talaga yung paggagayahan ng content sa YouTube eh. Tapos yung title ng idol nyo tsaka yung title nyo medyo magkaparehas. Tapos kapag pinanood kasi ng maraming tao yun dun sa idol nyo, i-re-recommend yung video nyo kasi halos same title, same concept. So ibig sabihin, ito yung interest mo. So ako as viewers, ito yung interest mo, ito yung i-re-recommend ko sa'yo. So ganun yung tricks of ano yun sa YouTube. Tapos secondly, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Huwag mong isipin na magmo-monetize ka kasi kapag iniisip mo na magmo-monetize ka, ang kalaban mo dyan yung bagot. Kapag tumagal ka sa pag-YouTube tapos naisip mo na, ay pucha, hindi na ako nagmo-monetize, ang tagal-tagal ko na, hindi pa ako monetize, tatamarin ka na, babagotin ka na yan. Ang kalaban mo dyan yung bagot kasi hindi ka pa monetize. Pero as long as nag-enjoy ka, lahat ng videos mo is worth it for you. Kumbaga wala kang hinahangad na kapalit nung video na yon or pag ginagawa mo, tinatrabaho. Gusto mo lang mag-enjoy, gusto mo lang mag-explore, gusto mo lang i-record yung mga videos. Ayun. Yun lang, enjoy lang talaga yung sikreto.
continue on making videos. Tsaka huwag kayong magpapa-apekto sa mga taong naninira or nagja-judge sa inyo, lalo na yung mga viewers. Nanonood lang yan. Mas kilala mo yung sarili mo. Yun lang. Pag dito gumana, aritik tayo lahat. Oh, gumana. It's a prank! It's a prank! Muntik na ako, may stress. ulit. Muntik na maulit yung buong sinabi natin kanina. Kanina pa tayo salita na pero kinabangan konti. Kinabangan ako, siyempre kaya ako ano eh. Kaya ako sira yung mic. Talaga sira yung mic. Sabi ko, ito yung mic. Kasi pag kayo tatlo, dalawa lang to, gagana to. Kinabangan ako dun ha. Kaya ako ulit at... Nice stress ng bagya. Lalo, kinakabahan ako habang tinitignan yung video, legit. Kasi akala ko ano. Wala na. Kasi akala ko walang sound. So, meron ka nang pang-ano, title, no? Napakasi motor kada. So, ayun mga motor kada, sa mga nanood, and then sa mga nanood dito kay Pops Matinik, sobrang tinik. Pops Matinik, kindly subscribe muna to his channel for mine. Siyempre, nandito ako sa channel niya. And then, siyempre, yung YouTube channel ko is Motor Kada, M-O-T-O-R, Kada, K-A-D-A. Parang motor barkada yun eh. Motor barkada. So, ako, kabarkada nyo ako sa... motor rider ako, nakabarkada nyo sa kahit anumang content na mga murang ganyan, masa. Kasi pag sinabing barkada is masa talaga para sa akin. So, ayun. Kung gusto niyo mga murang content, murang shop, ganyan. And then mga murang big bike, mga murang repo, basta about mga mura. Punta kayo sa channel ko. And then ayun, kindly subscribe, and then sa page ko, punta kayo, Motor Kada lang din. So ayun, thank you sa opportunity na kay Matinik na nandito ngayon sa channel niya. And then siyempre, tulad nga sabi ko kanina, huwag niyo rin kakalimutan i-subscribe yung channel niya.